Mahaba pa rin ang pila ng mga botanteng nagahabol na makapagparehistro 6 na araw bago ang deadline ng voter registration. Sa satellite registration sa Parañaque, may mga nagbitbit na ng upuan para hindi mangawit sa pila. Pinakauna sa pila si Gerald. Madaling araw pa lang, pumila ang tropa niyang first-time voters. It's late, pero it's never too late kasi to register. Especially now na we have to make our vote count. Especially yung mga kabataan. I encourage everyone to also vote and register to vote. Naghahabol din sa cut-off sina Mary Jane at Darlene. Kahit isang boto lang po, nakakapag-change po tayo ng paano kung talaga. Sa Marikina, naglunsad ng Voter Registration Hub ang Gabriela Party List para matulungan sa online registration application ang mga magpaparehistro mula sa Barangay Industrial Valley Complex. Isa rito si Romeline na bagong botante. Ilan po kasi sa mga gobyerno natin is hindi okay, yung iba okay. Kaya ngayon, bumoto po ako, ay nagpa-register po ako kasi para po mas maayos na yung mga maging tao sa gobyerno, kung sino po yung talagang dapat pagkatiwalaan. Hinihingi din po sana natin na ma-extend po yung ating pong registration. Alam natin na nagdaan po tayo talaga sa pandemya at napakatagal na panahon po na nakulong yung mga tao po sa kani-kanilang bahay. Ayon kay Gabriela Representative at House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, kaisa ang kababaihan sa panawagang extension matapos sa magkakasunod na lockdown at limitadong internet connectivity para sana sa online application. There being no objection, the motion is hereby approved. Kanina, lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas at committee report para palawigin ang voter registration hanggang October 31. Inihain ang panukalang batas 3 araw pa lang ang nagdaan. Sinubukan ni Commissioner Amy Ferolino na kumbinsihin ang mga mamabatas na pumayag sa 1 linggong extension lang pagkatapos ng paghahain ng Certificates of Candidacy sa October 1 to 8. The timelines are so tight that a 1-month extension would be very difficult. We recognize your power to extend or to pass laws whenever you deem necessary. But our position is based on what is happening on the ground. You know, we have already heard the COMELEC on the same subject matter several times, several hearings na po, and I think we have already given you a chance to say your piece. We understand that there's a pandemic and that is the reason actually that we are asking for an extension, because before, in the previous elections, it was October 31st and there was no pandemic. Sa gitna ng mas lumalakas na panawagan para sa extension, magpupulong sa susunod na linggo ang Management Committee o MANCOM ng COMELEC. Does it mean now, sir, that we are open to the possibility of extending the registration up to October 31? At least bukas na tayo doon. The Management Committee meeting is tasked to basically game out every scenario. Okay? To see what sort of effect an extension would have, no? So that we're going to be talking about all kinds of extensions. All periods, I should say. Marami na tayong nadidinig na reklamo ng publiko at nakikinig naman po ang COMELEC sa sentimiento ng publiko na pinagsisilbihan natin. Isusumite ng COMELEC MANCOM ang rekomendasyon sa Commission Unbank. Inaasahang ibababa ng Unbank ang desisyon sa September 29. Ina Reformina, ABS-CBN News.